Hi everyone! It's Monica. So for today's video, ang gagawin natin ay isang unboxing video. And hindi naman to unboxing ng phone or anumang gadget. Ayan, kasi di ba karaniwan kapag unboxing, yun yung maiisip natin. Pero ngayong araw ay mag-unbox ako ng bag. And this bag is from Teddy Blake. And gusto kong magpasalamat sa Teddy Blake kasi nabigyan ako ng opportunity para magkaroon ng isang designer bag. And yes, this is my first time na magkaroon ng isang designer bag. And sobrang na-excite ako. Kaya nga, ayan, i-unbox ko siya para naman sabay-sabay tayo na ma-excite. And yung, alam niyo, yung feeling na sobrang nakakatuwa lang. Kaya ayun, na parang habang nanonood kayo dyan, isabay-sabay tayo na binubuksan tong box na to and makita yung bag. So, kung gusto nyo makita ko ano yung bag na nakuha ko from Teddy Blake, please keep on watching. So, ito na nga yun. Ayan. Parang nung kailan ba dumating to? Nung isang araw lang yata, kundi ako nagkakamali. And ayan, kitang-kita nyo naman, di ko pa siya binubuksan. Talagang kahit sobrang excited na akong buksan siya, di ko siya binuksan kasi gusto ko nga na mapakita din sa inyo. And eto, dumating to sa bahay. Meron siyang ano, bayad, parang 834 pesos dahil nga sa customs daw. Kasi karamihan, di ba, kapag galing sa customs, ganun talaga kailangan bayaran, kagaya nang naman. Pero ito, diretso na siya dito sa bahay kasi hindi na siya kinuha sa post office, yun lang yung kagandahan sa kanya. And ganito nga lang kalaki yung box niya, hindi naman siya masyadong mabigat kasi syempre bag lang naman yung laman sa loob niya. And nakalagay dito na Teddy Blake, kaya na-excite na talaga ako. Alam nyo yun, kahit na alam ko naman yung design na nandito sa loob, kasi pinapili ako ng Teddy Blake and ayun, mas sobrang nakakatuwa ka kasi syempre napapili pa nila ako ng kung anong design yung gusto ko ng bag. Pero syempre iba pa rin yung makita mo siya sa personal kasi pinili ko lang yung tiningnan ko lang sa website nila, ayan, sa pictures. So, iba pa rin yung pag mahawakan mo na siya ng personal, makita mo kung ano yung quality ng pinaka-bag, diba? Halos lahat ng bag, I mean, lahat pala talaga ng bag dun sa Teddy Blake website is naka-sale. And kung gusto niyo bumili sa Teddy Blake, isilalagay ko na lang yung link nila sa may description box. Also, yung pinaka-design na tong bag na nakuha sa kanila para hindi na kayo mahirapang maghanap, ilalagay ko na lang din sa baba. Ayan, para click nyo na lang kung gusto nyo makita. And ayan, buksan na natin to kasi na-excite na ako. And wala akong cutter, pero may gunting ako dito. So, sana kayanin naman siya ng gunting. Bali, ito na siya. Nandito yung address, syempre. Kaya hindi ko na tinatagilid masyado. Para hindi nyo na makita. And ayan, buksan na natin siya. Ano naman siya, secured na secured talaga, kaya huwag kayong mag-alala kasi talagang maingat sila. Para syempre, kasi libo, itong bag na to is designer bag siya. Kaya dapat isingatan talaga. So, ayan, nabuksan ko na tong first layer. Kita. Ayan, boss na. Nakikita ko na yung papel. Papel na nakikita ko dito. Ayan. Bukas na siya. And tingnan natin kung ano yung nasa loob niya. Ayan na. Nakita ko na. Oh my God. Nakalagay na dito yung Teddy Blake na packing slip. And nandito yung address ko. So, di ko napapakita. And ayan. Nandito na siya. Naka, ano siya? Nakabalot. Ito siya, guys. Ayan. So, sabay-sabay natin tingnan. In 3, 2, 1. Tara! Hindi pa rin pala makikita. Nakabalot pa siya ng isa pa. Pero, eto na siya. Ayan. Ganito pala siyang kalaki. Ayan. Nakabalot pa rin siya. So, buksan na natin. Tanggalin na natin tong pinaka-plastic niya. Sirain ko na ba? Okay, sirain na natin tong plastic. Kupitin ko na lang din para mas madali. Ayan. Ano talaga? Talagang secure na secured yung bag mo. Kasi may papel, tapos may plastic, tapos may papel pa ulit. Ayan. Taran! So, feel ko isa na lang kasi nakikita ko na siya eh. Tanggalin na lang natin itong pinaka-cover niya. Nasira. Ay, may nabag. Ayun na, ang ganda niya. Wala na, nasira ko na. Hindi ko na naayos niya sa papel. Ayan, ito yung itsura niya. Ala, ang ganda. Ang laki niya.
Kasi originally, ang gusto ko talaga is yung 10 lang yung size. Pero dahil walang stock, parang sabi nila na 12 lang yung meron. Pero okay lang din pala. Kasi diba pag mas malaki is mas madami kang malalagay. Kaya ayan, ang cute niya. And kung mapapansin nyo, kung nanonood talaga kayo sa akin, diba yung everyday bag ko, parang may paganito din siyang style. Pero ito kasi, croco to. Yun naman sa design ng bag kong isa is, parang may paganito siya, pero hindi pantay-pantay yun. Parang ano lang, parang may bilog-bilog, ganyan, tas meron ganito. Ito talaga, croco talaga yung design niya. Ayan, makikita nyo. This is the Caty Croco Gold 12. Ayan, yun yung pinaka-itsura niya sa personal. Ganyan siyang kalaki. Ito yung kamay ko. Wala, natatakpan na yung kamay ko. Basta malaki siya, ganyan. Natatakpan niya nga yung buo kong mukha eh. Ayan, so buksan na natin siya. Meron lang dito nakalagay na booty, accessories, and made in Italy. Ayan. May card dito na nakalagay. And, ayan. Ano yung tumutunog? Narinig nyo? Hindi ko alam kung boutique or A1. Pero, ayan. Meron siyang palak dito. And, para tanggalin siya, bali, paano ba to? iikot mo siya. Ayan. Ayan. Ikot mo siya. Tanggalin mo yan dito. And also, tanggalin mo din to para mabuksan mo yung pinaka-bag niya. Kaya, ito yung mga bag na secured. Kasi, di ba, yung hindi nabubuksan ka agad. Tapos, parang ayaw niya pa rin mabuksan. Parang nakalock pa rin siya, no? Ayun. Tapos, bubuksan mo na siya dito. Joke lang, bakit ayaw niya mabuksan? Ang epic ng unboxing ko. Tingnan nyo, di ba? Na-open ko na siya. Tapos, para ma-open siya kasi, kailangan open na din tong side na to. So, pagpasensyahan nyo na po ang taong bundok. Hindi alam kung paano magbukas, pero I'll figure it out and magbabalik ako mamaya kapag naayos ko na siya. Ay, okay! Alam ko na pala. Hindi na pala kailangan magbalik. Iaangat lang to. Ayan. Inangat lang siya. And iaangat mo lang din to. Taran! Di ba? Ganun lang. And magbubuksan mo na. Ayan. Bukas na siya. And may laman pa siya sa loob. Ayan. Ayan. Meron siya nung lalagyanan ng bag para syempre maingatan natin and hindi madumihan. Ito lang yung itsura. Booty accessories, firenze or firenze. Color gold lang and malaki siya. Ang ganda ng color nung lalagyanan ng bag and naano siya dito. Ayan yung paganyan. Para pagtatago mo na yung bag hindi mo na siya gagamitin. Ayan siya. And meron ding lamang ano dito sa bag, yung parang strap. Ayan, ito yung strap niya. Ang details nito is meron siyang gold and black kasi nga 'di ba yung croco gold yung aking pinili. And meron siyang kasama nung lock, so pwede natin siyang gamitin dito kasi hindi siya nakalagay kagad dito. So meron tayong option na ilagay yung pinaka-lock niya. As a design din and also pang security purpose din. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan, ito. Bali yung pinaka strap niya is may design din siya na pa-croco. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. And then, ito naman, hindi ko alam. Ah, okay. Merong susi. Susi siguro siya para doon sa lock. Ito yun, no? Parang padlock na maliit. Tanggalin natin sa plastic. Ayan! May lock siya. And then, ito yung pinakasusi niya. So, nakalock siya ngayon. Try natin kung gagana yung susi. Ayan na, nagbukas na siya. Ito yung susi niya. Bali, meron kang dalawang susi nitong lock na to. And, ayan. So, kapag lalock mo yung bag mo, ganyan. And then, ito yung susi para hindi nabubuksan. Tapos, ano pa ba yung laman dito sa loob? Wala naman na yata. Ano na lang. Yung pinaka-feeling na lang ng bag para syempre hindi ma-deform. Ayan. Daming ganito. Ayan, bali yung pinaka-loob niya is meron siyang gold na detail zipper dito sa may loob. Kasi nga, ito yung croco gold. Ayan. Pero meron ito, kung ayaw nyo ng black gold, meron ito, black lang din yung pinaka-details niya. So, nabubuksan siya dito sa loob. May compartment dito. And then, croco din yung nandito sa may loob niya. Ito, nakikita nyo ba to sa back part? Ito, croco din to. Pero sa unahan, wala ng design na croco. Parang yung normal na
ano na lang, ayan. Meron din siyang pocket dito. Isang malaking pocket. Pero ito, hindi siya nasasara. Ayan lang siya. Kasi diba dito sa may likod is, ano siya eh, nalalock siya. I mean, meron siyang zipper. Ayan. And sara na natin siya. And ayan, ganitong kalawak yung bag. Again, this is the size 12 of this Caty Croco Gold Black. And then, yung sa may baba niya is, ayan, Croco pa din yung kanyang design. Tapos, meron itong apat na bilog. Itong mga ganito is para syempre yung kapag nilalapag mo yung bag mo, ayan. And it will serve as a, para mas ano siya, steady siya kapag pinatong mo siya. Kasi kapag wala nito, diba, parang hindi dahil ano lang to eh. Ito yung pinaka-bag. Pero ito, ayan, that will serve as that. And ayan, ito lang yung itsura niya. Sobrang ganda niya sa personal pala. Kasi, nung sa website, nagandahan naman ako sa kanya. Pero kasi, yung impact niya sa personal, parang iba. Kasi, yung sa website, parang, ah, okay. Hindi mo alam kung gano'n siya kalaki kahit na merong dimension, diba? Hindi mo pa rin ma-imagine. Eh, eto, hawak mo na siya sa personal. So, ayan. Bali, pag gusto mo na siyang ilock, ganito lang yung gagawin. Kaninang tatawa ko talaga, hindi ko malaman gagawin. Yung pala, iaangat lang yung pinaka-strap niya dito. So, para isara siya, ganun lang ulit. Ipapasok mo dito. Ayan. Tapos, pasok mo na dito to. Ayan. Actually, pag ilalak mo siya, kapag yung nagmamadali ka, yun lang siguro yung negative side ng mga ganitong bag. Kasi, mahirap siyang ilak, mahirap siyang buksan kapag galing sa pagkakalak, diba? So, ayun lang naman yung aking napansin sa kanya. Bali, ayan, ganun ko siya katagal inayos. Pero medyo naninibago pa rin kasi ko sa ganitong klaseng bag. Dahil di naman po ako sanay sa ganitong klaseng bag. And ayan, naayos ko na siya. Wala na yung feeling nito sa loob ba? Pero syempre kapag may laman siya sa loob, mas ano siya kasi tinanggal ko to. Pero mamaya babalik ko para hindi siya ma-deform. And try natin ikabit yung pinaka-lock niya, yung parang padlock. Ito yung pinaka-padlock. So, buksan ulit natin para ating magamit. And try natin sa bag. Ayan. Open na siya. Tapos, lock natin yung bag. Ayan. Nakalock na siya. Di ba? Hindi mabubuksan. And ito, ito yun. Meron pang pinakalalagyanan yung susi niya. So, pwede mo rin siguro itong itali dito sa bag. Pero, syempre, ano yung purpose mo kung itatali mo sa bag? Eh, gusto mo nga maging secured yung bag mo. Eh, di kapag nakuha yung bag mo, wala, mabubuksan din nila kasi meron sila nung susi. And, ayan lang. Sobrang nagandahan ako dito sa bag nito. Alam mo yun, nagandahan ako sa website. Tapos, yun na yung ina-expect ko eh. Kung ano yung nakita ko doon. Pero, it exceeded my expectation. And ayun yung nakakatuwa, di ba? Kapag yung mas na-exceed yung expectations mo. Kasi karaniwan kapag naman talaga umu-order or meron tayong binibili online, parang ayaw mo nang mag-expect masyado. Kasi ano, parang isipin mo na ganito lang naman yan, ganito lang yan. Pero ito, ang ganda-ganda niya. And sobrang worth it. So ayun, kung ako sa inyo guys, kung gusto nyo umorder ng bag ng Teddy Blay, ayan, nasa description box ko yung link nila. And also, naka-sale nga sila ngayon. So this bag nga pala, it originally cost $815. Pero dahil naka-sale siya sa Teddy Blay ngayon, $575 na lang siya. Marami pa rin klase ng bag doon, iba't ibang style. And hindi lang naman ito, you have a wide variety to choose from. And ayun, meron pa doon yung mga cute-cute lang na plain, walang ganito. And merong mga pastel colors. Ayan, actually, nung pumipili ako, nagkaroon ako ng hesitation. Dahil diba kapag black, parang doon ka safe palagi. Kasi pwede siya kahit sa anong damit mo. Ayan, kahit anong style, hindi mo nababagayan. Kasi kapag yung ibang color, diba, kailangan mo pang bagayan. So, I went for this one. Kaya, ayun, di naman ako nagsisisi kasi sobrang ganda niya. And sobrang worth it. Tapos, di ko pa pala napapakita sa inyo kapag nilagay yung strap sa bag. So, try natin para makita natin kung ano yung itsura kapag may strap siya. Ayan, ito yung pinaka-itsura niya. Hindi ko talaga sure kung dito siya sa may pinaka-gilid kasi meron siyang sabitan dito and meron din yung dito. Ayan, dito merong color gold dito.
So ayan, dito ko siya sinabit sa may gilid and ganit na yung itsura niya. Pero maganda din naman siya kapag yung handbag lang siya. Pero depende pa rin kung ano yung style na gusto mo and kung paano mo siya gustong dalhin. Pero dahil nga may option naman na pwede naman tanggalin tong strap, ayan, wala namang problema doon. So ayan na nga guys, yun lang yung para sa unboxing ko ng first Teddy Blake bag ko and also unboxing din ng first designer bag. Ayan, kaya sobrang ayan, happy ko dito and sobrang nakakatuwa lang. Syempre kapag yung mga ganitong bag, dapat iingatan mo kaya nga it comes with this one. Para naman kapag ano, hindi mo siya gagamitin, hindi siya madumihan, hindi ma-deform. So ito, itong mga feeling niya kanina, di ko din to itatapon para kapag ano, hindi ma-deform yung bag kasi diba sayang naman, ang ganda-ganda tapos masisira lang. So ayun lang ngayon para sa video ko na to. Sana nag-enjoy kayong lahat. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Bye guys! Mwah!